Janice, ano-ano yung mga pakulong inihanda ng mga LGU sa kanilang mga vaccination sites para sa mga bata? Monica, iba't ibang diskarte nga ang ginawa ng mga LGU at maging ng mga ospital para maaliw at hindi matakot sa pagpapabakuna yung mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang. Ang iba naghanda na ng mga mascot, iba't ibang freebies, candies, at may mga pa-ice cream pa para lamang ma-divert ang atensyon ng mga bata at makumbinsi ang mga ito na magpabakuna. Sa San Juan City, nagmistulang children's party ang bakunahan sa Phil Oil Flying V Center kung saan napuno ang buong vaccination site ng makukulay na dekorasyon at mga lobo. Present rin sa bakunahan ng mga mascot, iba't ibang cartoon characters at superhero kung saan makakabanding at makakapagpa-picture taking ang mga batang magpapabakuna. May inihanda rin puppet at magic show ang San Juan LGU para sa mga bata. At kitang-kita naman po natin na ang ating isinagawang setup ay isang children's party type of vaccination. At ito'y ating ginagawa upang mawala yung takot ng kabataan, mawala ang kanilang pag-aalinlangan. Gusto natin pagpasok nila dito, sila po ay relaxed, sila ay kalmado. At ang atensyon nila ay nasa party theme kaysa dun mismo sa karayom. Hindi po ako natatakot kasi po masaya po yung maitsura po dito. Natuwa po, kala ko po soccer field po ito. Kasi po ang dami po dito, ang ganda po. Mga balloons po para maging masaya yung mga bata. Maganda po, masasaya na po yung mga bata, hindi na po sila matatakot. Nagmistula namang circus at carnival ang tema ng Taguig LGU kung saan napaligiran ng mga superhero na character ang mga batang nasa vaccination sites. Sa entrance pa lamang, sinasalubong na ng mga cosplayer ang mga batang magpapabakuna para i-welcome ang mga ito. Mayroon ring puppet show para maaliw ang mga ito habang naghihintay sa pila. Binigyan rin ng mga bata ng loot bags na naglalaman ng mga candy. Kung makikita nyo, ginawa po namin kaaya-aya ang aming vaccination site kasi naniniwala po kami na bukod po sa mga magulang natin na nangiinganyo simula pa lamang sa kanilang sa mga tahanan, tayo po ay nagkaroon ng isang makulay na vaccination site para mawaksin ang mga chikiting na ang pagtusok sa pagbabakuna ay hindi dapat katakutan. Bagkus, dapat maging excited para maging protektado na. Makukulay na balloons at mga nakakaaliw na mascot rin ang setup sa EDSA North Sky Dome sa Quezon City para masiyahan ang mga batang nagpabakuna. Sa Valenzuela City, malapiesta ang ambience ng vaccination sites kung saan bawat bata ay binigyan rin ng mga candy at laruang teddy bear. Habang ang lungsod naman ng Maynila, dahil Manila Zoo ang napiling venue ng bakunahan, diretso pasyal na ang mga bata para makita ang mga kinagigiliwang hayop sa zoo. May libreng sorbetes rin na ibinibigay sa mga batang nagpabakuna. Napuno rin na makukulay na lobo ang vaccination site ng mga bata sa Muntinlupa City. Nakasuot rin ng iba't ibang nakakatuwang headdress ang mga vaccinator at iba pang mga staff. Liban sa mga vaccination sites sa mga lungsod, naghanda rin ng pakulo ang ilang ospital sa Metro Manila. Sa National Children's Hospital at Philippine Children's Medical Center, namahagi ng tsokolate at res bakuna bag sa mga batang binakunahan. Habang may pasorbetes naman ang Philippine Heart Center at binibigyan rin ito ng coloring materials ang mga bata para maaliw habang naghihintay na mabakunahan. Liban sa mga disenyo, naglagay rin ang ilang ospital ng mga TV monitor kung saan makakapanood ng mga pambatang pelikula. Ipinagpapasalamat naman ng mga magulang ang kanya-kanyang effort na ginawa ng mga LGU at mga ospital upang maibsan ang takot ng kanilang mga anak. Excited pa nga sila eh, hindi sila natatakot. Maganda yung concept na ginawa nila kasi para hindi matakot yung mga bata. Naglagay sila ng mga balloons, may mascot. So para hindi matakot yung mga bata, makampante sila na okay lang pala magpabakuna. Hindi naman sila natakot, tsaka excited sila kasi nakita nila ang daming lobo. Parang party lang daw atin na nila, pero alam nila na bakuna talaga to. Okay na okay po yung concept kasi ano, natuwa yung mga bata, tsaka hindi, nawala yung takot nila.
Monica, bagaman may mga ibinibigay mga vaccination sites sa mga pagkain, pinahihintulutan lamang nila itong kainin kapag nakalabas na o nakaalis na ng venue ang mga batang binakunahan. Kaya upang maiwasan pa rin na magtanggal ang mga ito ng kanilang mga mask sa araw ng pagbabakuna. Monica? Maraming salamat, Janice Enjente.